Mula sa mahigpit na pagkatalo sa F2 Logistics, nakabaho ng green light na pinamumunuan ni Jema Galanza matapos talunin nila ang Sherry Tigo sa apat na set na score na 17-20, 25-11, 25-19 at 25-21. Ang pagkapanalo ng Creamline Cool Smashers ay nakatulong sa kanila na mabawi ang nangungunang pwesto sa standing na may 4-1 record. Habang ang Crossovers ay bumaba sa ikatlo na may 3-2 record. Jema Galanza scattered her name all over the stat sheet with a big triple-double of 25 points. Na may 13 excellent leagues and 12 excellent receptions, while Gia De Guzman once again put on a playmaking show with 34 excellent sets. Sa ikatlo at ikaapat na set, pinataas ni Michelle Gumabaw ang kanyang attacking game at nakakuha si Gumabaw na 17 points sa kanyang back-to-back crossover. Sakto namang bumalik si Tots Carlos na hindi nakasali sa first set at nakakuha si Tots Carlos ng 9 points habang si Sed Domingo naman ay nakakuha ng 16 points at pinalakas naman ni Kayla Achenza ang floor defense na may 20 excellent leagues at siya ang naging player of the game. Gayunpaman, pinangunahan ni Jema Galanza ang opensa sa clutch at lumikha ng crucial na 22-17 breathing window mula sa 6-2 run, kung saan nabigo ang Sherry Tigo na makabawi. Nakakuha lamang ang Sherry Tigo crossovers sa loob ng 21-23 in the end before Michelle Gumabaw hammered two straight kill shots to seal the deal for the defending conference champions. Head coach Sherwin Meneses said, "Yung Sherry talaga naka-prepare para sa amin. Medyo nag-adjust kami sa first set kasi medyo hindi naging maganda yung service receive namin kaya naapektuhan yung atake namin." Nagbigay din ng paliwanag si Meneses sa kawalan ni Carlos sa opening set. Coach, may naindabang injury si Tots kaya hindi siya nag-start ng first set? Yes, kasi last game namin medyo hindi maganda yung pagka-landing niya. Actually, kahapon lang yata naka-training talaga. Pero nandun naman siya sa mga activity niya sa ano, sa strengthening. Tinignan lang muna namin yung situation. Thankful kami kasi medyo hindi sumakit yung hamstring ni Coach. Iniiwasan din talaga namin. Ang crossover star naman na si Mylene Paat ay nagkaroon ng isa pang off-game na performance at nakakuha ng 10 points habang si EJ Lore ay nakakuha ng 15 points at Shea Adordor ay nakakuha 11 points. Makakaharap naman ng Creamline ang Army Black Mamba sa Martes ng 4 PM sa Phil Sports Arena at sa susunod na Sabado ng 6:30 PM susubukan ng Sherry Tigo na bumalik sa track nila laban sa Akari sa Phil Oil Eco Oil Center.